sunod din ako. Unya ko mo order ko, parehas po niyang gi-order. Mo na din na Ginoo. Tama ka, kung sa imposible na sign yung buhaton. Ngayon baka ka, Lord, kanang magawas ko sa balay, maminta na ako kay magpahangin kanya. Timing yun, yung bupoy niyang pagpaminta na. Mauna yun na siya, Lord. Silingan niya yung tuyo. Or kaha sa simbahan, Ginoo, musayo ko sa simbahan. Ang unang magkalamanon akong maulitaw, mauna yun na siya. Kurot na limo ang sign. Wag ya pwede tawo. Katong ilang segmented ko, frustrated siya. Grabe kaya ang ka-excite. Kaya ang friend mandaan yung timing yung mga friend, yung maabot yung mga friend, arong makapilip sa dito. Ya karon sa dia na grabe ka-excite niya, kaya natuman niya yung sign. Karon pagka-following din, niabot ang yung friend o katuliya ang natuan. Yan na Satan. So kung din siya pagpapapiminti, karon kailangan may gibit-bit na rin. Sakit na kayo siya. Mauni sa'y problema kung ang ato inspiration si Kuan. Si Suanso o si Suansa. Na kung wala na si Suanso, kung na-prostrate ka niya, damay na din simbahan. Di na din kaganan mo itong simbahan. Na naman, kaya ang inspiration, ang iyamang kaila, amigo. Pero mag-exulan din sa Ginoo, si Adan, samtang nagitagaan sa Ginoo og trabaho, duty, to cultivate. O sa diyang nakita sa Ginoo, kinanla ni siya kauban. The same way sa atong kinabuhi, mga batangon. Ang imong dapat na inspiration karon, of course, si God. Amen ba? Amen. Si God. Si God din wala na ilain ng atong inspiration. Kung genuine ang atong dedication sa Ginoo. Serving God without limitation, serving God with gladness, serving God in faith and in truth, inspired by the Word, as well as the Holy Spirit. Kung mauna ang atong prinsipyo sa atong pagpangalagad, makita yun sa Ginoo na karong adlawa o sunod bulan na ay perfect time si Lord. Atong palapakan si Lord. Nakita ni God si Adan, grabe ang iyong pag-atiman sa mga crops, sa mga livestock, sa tanan ng mga kahayupan, ang garden di atiman, di cultivate niya. And then finally, God Himself, He saw the heart of Eden. God knew the very needs of Eden. And then eventually, God created a miracle through Eden. Nagbuhat ang Diyos og milagro. Gioperaan ang first na naitabo nga operation makaigsuran sa Garden of Eden. Na mao din yung partner nato. Ang partner nato, especially sa laki, ang imong buso. Basig niya magkalaman nyo ka nga, uy, mura magbusok nato. O sila pa, pastor, mura magmukunik yun. Sige lang, pagbati lang sana karon. Si God ni Muhanay. Si God niyang mu-arrange na ay timing anak. Amen? Ayaw lang pangunahin si Lord that assess pag-ampo. Amen? O niya, kung ay buluhaton sa church, na ay mo permiti, present yun. Amen? Kaya ron nga, na ay prayer. Wala na yung mulabaw sa prayer. Amen ba? Wala na yung mulabaw sa prayer. Praise the Lord. Now, what is love? Para niyong sama ng gugma. Well, atong dibasa karon usang gugma. Amen? O sa ganyan gugma, mapaubsan, patient, mapailubon. Love involved emotions and behaviors characterized by passion, intimacy, and commitment. Na mga batan-on, kining pagbati nga gugma, dili ni pangkalibutan. Na may gugmas kalibutan. Anyway, later on, mag-isgota about types of love. Na inumduman na ito nga kita, Kristuhanon. Amen. Mayingi ka Kristuhanon, meaning you have put on Christ. Amen? That is the word Christian.
the evidence is Christ himself is in you. You have put on Christ. That's why you consider yourself as a Christian. But make sure you have to prove yourself that Christ Jesus must be reflected through you. And that is the evidences that you are a Christian. Makita si Christ sa imong kinabuhi. Now, Karen, we're talking about love. Knowing na si Jesus is love. Amen. Si Jesus ang gitawag kong perfect demonstration of God's love. Jesus himself is the picture of God's love. Now, if Christ Jesus is in you, kung naana to si Jesus, unsa kaha ang posible sa atong kinabuhi? The way we live, the way we act, the way we walk. Kung naa si Kristo na to, sama sa kinabuhi ni Jesus when he was here on earth. Giluto siya, grabe ang persecution, grabe ang accusation, but Jesus remained as good as he was. Amen? He's a good person. He's a perfect man. He's an extraordinary person. Na mauling gusto ni God na to, muna na ang Bible is clear na ang church of si Christ, he is the head. We become one with him. Amen? Mahimutang usa ni Jesus. Amen ba? Mahimutang usa ni Jesus. So, ang una natong i-cultivate karon, si will we cultivate? Ang i-cultivate ni mo karon ang imong personal na relasyon niya. Amen? Kung saan man ang daggan kay kag-iibog o hingibog, o niya niya sa Dios, naayda kong problema sa imong relasyon sa Dios. Ikaw mismo na sayod ka, unsay imong estado karon in terms of relationship with God. Amen? Ang relationship with God, which means na you have a regular time with Him. Na kay constant time with God. That is relationship. Meaning, time to time, na kay panahon sa Dios. Mutawag ka sa Dios, muna yung relasyon dito. Wala yung ganay, meaning na yung problema sa relasyon. Ang atong ebidensya sa relasyon sa Dios, muna nga natin pag-ampo. Muna itong conversation sa Dios. I-cultivate ni mo. Now, kamo karon kay young people, man mo, I don't know unsay specific ninyong function dre. Unsay specific ninyong talent or inyo ang trabaho sa church. Asher ba mo? Unsa ba mo evangelism team? Unsa ba mo nga team dre? Musician? Naamoy mga specific nga assignment. Amen? Now, kanang assignment, of course, magsubi po sa gagmay nga assignment. The Bible says, if you are trusted in a little, you will be trusted in much. Ako nagsubot ng kugma sa among simbahan sa Kaguyog ni Oro. Hantod nga nahimo kong back-up senior. Hantod nahimo ko nilang youth leader. Hantod pero nahimo kong alagad sa ginawa sa pastor at kapatid. Ginisipid ako. Kaya mapuyawan ko pastor. Sa unang panahon, makakita ko sa among pastor, layo kaya kong spirito. Paminaw na ko, like, dili mi bagay kay makasasala ko na ko. Muna na sa atong dimension. Now, mauna kong gustong i-convince ninyo. I-cultivate ninyo karon unsay talent na kanyo. Amen? Kung kamo worker din sa church, tarungan na na trabaho. Nakakita si pastora o si pastor, importante, because you love the Lord, you do your best. Principle, even in my absence, you will do it with trembling, with fear. Buhaton mo ba ng pagkurog o kahadlok? Because you love the Lord, because you honor God. Amen? Now, muna'y pagpakita the way you cultivate your duty sa iyong trabaho. Praise and worship ka, mag-practice ka. Inspired ka sa iyong talent. Amen? Lahi man itong inspired ka ni Kuan. Kung nanggalaan ka mo kanta, kung yung buha si Kuan, di ka po kaganaan mo kanta. Muna'y problema niya. Amen? Amin ninyo, pagkasugod na ako pa-master, ang akong commitment sa ginawa niyo,
In ko, Lord, litawag naman ko nimo, nalaman ko sa ministry. Kung manguyab ko Ginoo, mo na yun na akong pangasahod. Meron ka na akong gisip na standard. Kabalo ko sa akong kinabuhi, sa palawa pa ko sa Ginoo. Sa kalibutan, ang naa sa kalibutan, ang ila, yung puros pang paghinambot. O kuya, paghismot na paghismotan sa mga batangang padaghanay. Nakuya, dito sa nga barangay. Dito mas barangay na. Dito mas barangay na. Grabing saan? Ikaw ay yung duway lain. Ikaw ay yung duway lain. Ikaw ay yung duway lain. Pagkaupat ka mo, yung upat, wala lain. Ang burot. Burot ang barangay. Matong sa diyaman na nako sa Ginoo, gisit na ko akong sir na I am different as what I was before. I am different even among others, even those young people. Meaning, natay personal nga standard na si Ginoo, gisit na ko. Amen. So, matong akong gipangayo sa Ginoo, the Lord, kung makauyab, kung sa may purpose, makauyab ka. Di ba? Ano na, uyab-uyab. Kauban na sa dula. E na yung mga bay, ayaw ng dula-dula. Muna namutahan na kung ganina, isa ba nila ready? Kung di pa ka ready, now ayaw na lang sa Japan. Amen? Hallelujah. Well, dili ni magmatter sa imong kapasidad. Dili ni magmatter sa imong appearance. God knows the best for you. He knows the best. I-cultivate na to ang atong talent. I-cultivate na to ang atong relationship with God. I-cultivate na to ang atong trabaho sa church. And in somehow or someday, God will say, not, di kinanglan na kag-partner. Amen! Huwag mo kalit ng abot. Di na kinuulog ikan sa lumi. Uy! Nakalit ka. Problema na naay buhaton si Lord. Amen? Anyway, ato pa mga isgutan mo niya. Hallelujah. Now, akong itulo sa ninyo, kining four types of love, at least natay ideas about love. Kay sa garap mo man ikaroon, abin na ito, uy, burad mo na magini, burad mo man na gitingalin eh. Without knowing, sometimes, batiyon nimo ang adrenaline. Balungon sa na adrenaline? That is a kind of emotion that sometimes ma-miss nimo, you can even think to yourself, it is a feelings, it is a love. It is a love. Nagkuratan rin eh ka. Manamin ka, na love of your side view ko, Pastor. Nagkuratan rin eh ito. Kabalo ba ka? Kaya nagkuratan, delikado na. Magdaga na ng tamala. Abi niya, highway, pang-pang di ay. Masamita mo, distrust niya. Tignan yung abay ay kumpiyansa, brad. Ay basit adrenaline ba na. Nagkuratan man, pagsunod kay, bago kay Nico siguro, pakinun nila, na-timingan lang siya, nakakidhat. Huwag mo na dito eh. Huwag mo na itong dalma. Huwag mo na itong dambo na ko, 5 years ago. Tarunga na, mapangbat. Okay? Tarunga na. Kaya basi niya, o, lagyot na mabtan ano. Now, yun ay, four types of love in Greek language. Sa panahon ni Jesus, oh, ang language na used ni Jesus is Greek. No, Greek words. Greek language. Now, mao ni ang mga types of love in Greek words. The first types of love is the word philia. Say with me, philia. This word describes the type of love found in a strong friendship. Meaning, kini nga klaseng gugma, ang word nga philia sa Greek word is a strong friendship. That is also a kind of feelings or emotion
Sometimes may ka ma-friend lang mo, abin mo bugma na ni, pero friendship na na siya. Amen? Lahi ng friend. Lahi ng friend. Amen ba? Kita, kitawag po tayo ni Jesus as friend. Amen ba? Gusto mo tayo friend? Siyempre, may hindi tayo na, Pastor, magsugod, may hindi sa friendship. Okay po. Lusot po kaya. Pero kanang friendship, lusot po kayo, isang laki naman tayo friend. Brad! Ano yung pabati mo? Lahi naman yun yun. Paminali mo, bukma naman yun eh. Kadya ang deception. Prinsip na na. Amen. Amen. Maybe isang laki or bye-bye. Or sister. Or, lahi na yun yung prinsip ba? Pero wala na din yun. Amen. Tuwa na dyan siya. Amen. Pakihigala. Naaman yung pakihigala. Ako, dagan mo itong higala. Sa una pang panahon, nagyo ko higala na close kayo may. Lahi ang among pagbati. Amigo yun. Ay, doon kasi natin mo muna. Mag-inunungay, kinabangay. Naagyo ko na sahit. Friendship din na siya. Gani, last week, naka-mission niya sa Sumagaysay, Bukit Pasarabumon, Tabok ng Suba. 20 years ago, more than 20 years ago, nako'y amigo tayo. Napaminigusyo sa unas man ikaw. Kami mag-uban at tugtulog. Bantay mi sa naman po minigusyo na pusla yung tindahan. Mag-uban niya tugtulog, amigo kayo. Grabe kakulat na ako. Pag-abot na ako dito, nakita na ako siya. Naliwang na kasalan, gahukas na yung taong tigaumba na. Bakit ko mag-expect na abot sa dito. Nailan pa mo dito. Tawa, sa kadugay na kayo, di ko sa katuong mamailan pa na ako siya. Na naman, i-value natin ang friendship. That's the way how I value friendship. Amen? Bisang pag-asa ka mag-abot, bisang pag-nonsa na ka, mailhantinig ka. Bigatos din ako siya. O naka-istoryahin mi, o naka-ministeryo ko niya, napadawat sa Ginoo, o muna yung nindot ng butang na ito. Amen? At kapratakan siya. Friendship! Now, the second one is eros. Marik ito, romantic relationship or erotic. Marik sa kalimutan. Romantic. Kalabang gaduwa-duwa. Uyab ka karoon niya, lingaw-lingaw ta. Manang worldly na klase ng pagbati. Eros contain passion and intimacy. Marik pagbati sa kalimutan, erotic. Hallelujah. Grabe, grabe ka dasin. Mga ginikanan ni nakapugong. Mukatkat yun ang bintana kay nagsabot sila. Na try to imagine, supakon si mama at si papa tungod sa pagbati. May mga naman yun, di ko yung mapugan kay ako ning kagalingon kay nahigugma ko. Erotic. Nana Dewa, tuwa niya po lang ito spikas kanto. Ito spikas bungto. Bantayan nato atong pagbati. Kaya ang gugma, sa to atong ibasa diri sa Corinthians, it keeps no record of wrongs. Dili sa masukanon, dili sa bastos. Amin ba? O sa pahingon, love does not delight in evil. Try to imagine kung supako na ni mong mama, kung trao na ni mong mama, kay badlungon ka, gabi na naging, di na pwede mo gawas. Kung saan man yun yung ma, naka-text na magunod siya niya, naka-yes na magunod ko. Kaya naka-yes na magunod ko. Kung tawa ng mama, concern kayo, ibig asa na niya mong wabot. Erotic. Types of love. Kapag lang baga sa kanyang erotic, imo magbuot-buot kasi mong kagalingon. This is a kind of spirit na doon ay lustful behind anak na klase na pagbati. This is a demonic types of emotion or feelings. Kung trao na nimo ubang tao, sa wayo na nimo ubang tao, nun ka ang imong pagbati na mapugnan. Hallelujah!
Grabe ka romantic. Wala sa kalibutan. Pawaran ng mga artista. Mga artista, pag magkasal, bungisyos kayo. Grabe ka romantic. Grabe ang gasto. But afterwards, magpahal na din ang annulment. Asa sila nagsugod? Sa ilang mga pagbati ng I love you so much. Nothing more, nothing less. You alone, whom I love. Till death do us. Ha? Grabe. Grabe ang commitment. Apanindumi, sa panahon ng ikaw di kasal, wala ka na numpa sa pastor. Wala ka na numpa sa pari. Apan sa Diyos. Asa ka na numpa? Yes. Doon ay sings, the most lonely person in earth is not the unmarried person, but those married person who've been trapped on their marriage decision. Ato pa ni Pastor Miles Mundo. Onsa daw? Ang tao na napihan kalunling, dili tong tao nga wa na minyo, apan katong tao na minyo nga natrap sa iyang desisyon. Of course, kung nakasabot na pagkas pulong sa Ginoo, na minyo naman ka, wa na kayo mahimo. That is lifetime commitment. Dili na ginabahaw. Nga iulit nimo kay bahaw na. Doon ay ingon sa Bible, sa Proverbs, Proverbs 21, verse 19. Mas maayo pang magpuyo sa kamingawan kaysa makigtipon ka sa bagulbulan. Nasawa. Masagal ninyo na. Masa daw? Sa Proverbs 21 verse 19. Maayo pa pag magpuyo sa kamingawan kaysa makiktipon ka sa tagawtawan o bagbagulbulan na sawa. Actually, vice versa ni bilang sa sawa, bisan sa bana. Na kung naimo na lang na bana. Na try to imagine. Dili na na nimo gulibol if iuli. Ano man? Nanumpa na kasama. Bisan Kristohano na itabuin. Mas maayo pa daw magpuyo ka sa kamingawan kaysa makintipon ka sa tagawtawan. Unsa ang tagawtawan? Or bagulbulan. Unsa na lang ni karon? Wa na tay kanon. Tandiro na lang. Yan ang anak. Ma, kanang tandiro na lang ka ha. Tawag, tandiro na lang. Huwag kabulon na. Unsa na lang. Kanon. Unsa na lang, the most lonely person in earth is not those unmarried one, but those married person who been trapped on their marriage decision. Bisan sa mga Kristiyano na itabo ni mga kaisunan. Muna ang sekreto na to karon, mientras single ka, i-cultivate o darong ang imong relasyon sa Ginoo. Kaya kung si Lord mo hatag, wala joy man sa diya. Wala ipakyas diya. Wala disayot diya. Suitable na muna kang Eve. In the Bible, helpmate of suitable. Meaning, kining sakto yun sa imo. Na may bingkil-bingkil. Normal man na. Kung sa panahon niya, nag-uban mo, damo hinuon mo ma-edify. Damo hinuon mo madasip. At ang palapakang sulod. So, unsa daw, ang lonely na tao, dili tong single. Talagpak ang mga single. Ako, mga nagkakang mga minyo, no? Hallelujah. Damata pa sa saka pastor. In siya nga. Daghang mga tao karon or mga pain, thank you. Daghang kuno kayo, sa mga single. Ako mo sa Ginoo, anong bagot-bot mo, suko mamuha pa na ninyo. Wa mo kabalo, nga daaday may gift for singleness. Wow! Give up singleness. Okay kayo, no? Okay, mas okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo.
Glory to God. Muna nga pagka-pastor na ako, nakauyag ko, salamat sa Ginoo. Mawapukun niyo pakyasa. Sobrang kakan sa mga. Amen? Nagulang mga murong dito. Sana'y musulti anak niya. Amen! Hallelujah! Glory to God! Ang Diyos maayo kayo mga kaisuna. The third one, stores or family relationship. Ang mama as ang mama o anak, naana sila yung relasyon. Muna'y stores love, a kind of love. Amen? Naana'y pinasahi nga pagbati sa anak o sa amahan or inahan. Gawas anang mga naitabok karong mga balita nga anak giunay sa amahan. That is demonic. That is demons. So naana nga klase nga relationships, mutual love of parents and children and wives and husband. Amen? Stores love. Naana sila nga klase nga pagbati sa anak o sa inahan, inahan o sa anak o sa bana o sa asawa. And the last one is the word agape love. See with me, agape love. Naunsa man ang agape? It describes selfless, unconditional love, the highest form of love, the love of God for man and of man for God. Morning ang gugma. Kini nga gugma, gugma ni sa Dios nga ninato. The same love from a man to God. Naunsa man ang agape? Ang agape nga gugma, morning gitawag og selfless. Handang kang mamatay, pululo. Kung sa iyo ni Jesus, sa Matthew 16 verse 24, if you want to follow me, but deny yourself, take up the cross and follow me. Now, how could you follow Jesus? The first is you have to deny yourself. Now, mo na ilisod, ang pangunta na, unsa man nga mga certain things sa imong kinabuhi na you need to deny it. Daghan. Kung sa ubang batanong bisyoso pa, kinanggal kong mga lagat sa Ginoo, gaya yung bisyo. Amen? Pastor, limit pa mong yung sigurilyo. Now, if you want to follow Jesus, deny your vices. You cannot follow Christ if you mix your emotion with erotic. Naigugma pa ka sa bisyo sa mga butang. Amen? Tinuda, paghigugma Diyos. Whether you like it or not, manginanglan ka gayon sa Diyos. Pag-abot na ka sa point, nanaga sa kalisdanan, o kung maminyo ka, supposed to be, karoon ang atong pundasyon. Amen? Karoon ang atong pundasyon alang sa maayong kaugmaon. Amen? Insert ko sa God, for I know the plans I have for you, not to harm you, a plans to give you hope and a good future. Now try to imagine. It is the Lord who made a promise in our behalf. Amen? God is not a man that he should lie. In the book of Numbers 23 verse 19. Ang Diyos di siya magbaka. So karon, i-cultivate na ito na itong pagkakristohanon. Amen? Ang atong pagka-born again. Make sure na ang imong pagka-born again genuine. Amen? Nagpagamit ka gayon sa Diyos. Willing kang musakripisyo. Willing kang mag-take part sa mission. Willing kang mapagamit. Mu-involve ka. Mu-engage ka sa mga buluhaton sa church. Maunay pag-cultivate. Kaya ang imong i-cultivate karon is the kingdom of God. Amen? Kung sa'yo ni Jesus, seek ye first the kingdom and His righteousness. And all these things shall be added, included your special someone. Kapapakasunod. Ipunan lang someone on your special payun. Amen? Nahira ba si Lord? Now listen. Nahira ba si Lord mo hatag? Pag si Lord mo hatag, ang Lord mag-exunan. Pinagbiyan sa mga expectations. He's able to do exceedingly. Amen?
abundantly above all that we ask, nor what we think, nor what we imagine. Try to imagine, kung ang imong duty mo, artistahon lang, artista unya ang yatag sa Ginoo. Artistahon na gayon ka to, yung artista na Ginoo na hatag. Nakakong magsabot mo ni, ang imong itinuha, simple lang punta kayo. Ngayon ka mag-college level round na to. Pero, degree holder, Ginoo ang gihatag sa Ginoo. Ato pala baka si Lord? Amen! Ang imong itang itinuha, katulang, okay lang si Lord, maestra lang Lord. Pero nakita si Ginoo, gikultivate din mo ang imong Christian life. Gikultivate din mo ang imong born again life. Rin si God na. Saan ka paminos ka na po? Ayaw na maestra. Principal na. Maestra ka po. Pero principal. Nindot o gastang induta? Hindi ang mabay. Hastang induta. Amen! Dili lang kayo. Maestra, principal pa yun. Meaning si Carmel Buhatag, the best! The best! Actually, ang paghatag sa Ginoo, dili lang na mag-matter sa beauty. Kung saan man na, kung tag-awa niyo, physically, as na mura yung si Princess Day, anakas mo! Hallelujah! Pero ang kinaiya, di makaog iyo. Are you with me? Kung saan man God, ang kinaiya sa tao, more on appearance. Siguro nyo, huwag tag-awa yan kasintas. Amen? Hindi yung abay. Ang dami yan ang sita ng gagway. Ang dami yan ang sita ng gagway. Ang awa yung Christian walk. Amen! Ang yung Christian walk mo imong tanawon. Kung na-mature ba na sa Ginoo, mitubo ba na sa Ginoo, kapalo na ba na mo ampo, kapalo ba na mo basag Bible, grabe ni mong kainlab niya. Pero, wak tao, bisa-isa ka pong versikulo ka Jesus with what yun? Pagkunta na, gamo magkaoyab ng mong sugar. Pagkunta na, pinakabok yung mong versikulo. Tagay standard. So, doon takal, kung na kay isa ka passage. Amen? Siguraduhan yun, kay, hindi na ginapanalagma. Basig niya eh, ayun na na, diliquid, basig niya biyaan ang hinuong ko, na problema din na noon. Kaya di na naging na pwedeng iuli. Matrap ka lang ang hinuong, siguraduha ka ron. Amen! Ako dagang po mga nangailang mga kaisunan, na, well, hila na lang yung gidawat ang pagkitabo. Gidawat na lang nila. Hindi na pwede lang yung mga kaisunan, kung bata pa ka, nagurusan pag sa'yo, o niya, nila, standby na lang ka sa palay. Yung bana, isa ko sa'yo, muli. Alanganin pa. Ikaw, narakasi katimansin mong anak. Pait kayo ng kayutan. Imo na din, gana din kay realization. Tapos kung balikon pala kung ta, di naman yun. Pagtuyok sa bulan or adlaw, di rin na din ang mabalik. Hindi na yung mabalik. Pisoan. Hindi na yung mabalik. Pagkarahasan. Ang kagahapon. Maghimo ka lang na itula. Ang akong kagahapon. Kaya to samtang ako, usa ka batay kong guwapa, pagwapa, naigupa sa usap ko. Tuod man, abi ko man, o sakto siya. Tama. Pagkaroon mo ng tama? Ng tama, na nalagma lang na. Masipot di ay ni. Niya kay ikaw, may mo kita na ilong naman kay talo ito eh. Kaya na yung kaka, mamuguli ang diyan po ka ng taas yung ilong mo naman yung siguro eh. Kaya tama man na ito. Maghin mo na po kagtula. Now the first one, God is love. He is the master, inventor of the amazing love. Naon sa daw si God? God is love. Now, siguraduha unsa na ka klase nga pagbati karon.
If you have that kind of love, agape love, that is Allah, that is God Himself. Amen. So ang atong inspiration karon is how to cultivate our personal relationship with God. Ayaw kabalaki ang pakigrelasyon. Ayaw kabalaki ang imong someone. Ayaw kabalaki ang imong lifetime partner. Kay si Lord mo'y nag-partner nimo. Si Lord mo'y nag-andam para nimo. Si Lord mo'y mas nasayad para nimo. Siguraduha karon sakto ba ang imong paghigugpa sa Dios? Siguraduha karon nga napakay agape love diya sa Ginoo. Kay selfless, unconditional. Dili kay patulog ka sa simbahan kay napakay offer. Magpagamit ng katong kinay offer. No! Selfless! Siguraduha una na na-establess ang imong gugma sa Dios. Mailan man ang naigugma ka sa Dios. Willing ka mo sa sakripisyo. Amen? Muluhatong sa church, pahina sa church, mabulunter ka, muhatag ka, mutabang ka, na-mission, na-Bible study, mauna'y imong ebidensya na naigugma ka sa Dios. Amen? Nay overnight, nay evening prayer, nay midweek prayer, na ang imong kasing-kasing. Willing ka na mag-cooperate. Willing ka na mag-take part. That's the way how you cultivate your Christian walk. Pag sinunay mo, reward mo, na, mauna na imong season. Amen? Nay taga Manila, mag-bisita sa iyong community. O niya dito, grabe ka matured sa Ginoo. Ipapauli sa Ginoo para diyan ni mo. Wow! Amen! Hindi mo naman may isyo na pamati sa Ginoo. Napakay abroad or seaman mo sa bakaha. Nabunagin dito, niya bitong hadri o niya nagtagbo yung dalag. Wala din yung reward ni mo. Sa tabol ni mo. Amen? Meaning, si Lord makaigsunan, muatag sa best. Amen. Ito palapakan si Lord. Ayaw ka, buon din ka nga. Mas may mabunan na iuyapas na naman. Araw naging na-inspiration. O sila pa, muna'y rason sa mga tao na kining premature. Premature. Ang mature niya sa Ginoo makaisunan, una, na-establish niya yung kaugalingong pagbati diha sa buluhaton. Amen? Diha sa ministry! Naigugma ka sa Ginoo! Muhila ka gayon sa Ginoo! Mudahin ka gayon sa Ginoo! Now, anything outside of God's instruction about love, it merely leads you to destruction. What's that now? Anything! Na magsukwai ka out of context! Nga wala diya sa instruction sa gugma sa Dios, muhatod na nimo sa imong kapindihan. Muhatod nimo na sa imong pagkapiligro. So therefore, gikan karon nga batan-ong pagka, siguraduha ang imong commitment sa Ginoo. Amen? It is between you and God how you commit your soul, your body, and spirit. Amen? You have to show yourself before God the way you commit your life to God. You are willing to die. You are willing to involve. You are willing to serve. Always God first. Love God first. Obey God first. Kabalik ka sa principles ni Jesus. Seek ye first the kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Idugang sa Ginoo. Tanan, idugang sa Ginoo. Amen. Idugang sa Ginoo. Makaisunan, lalait ng mga testimony. But at the end of the day, the same grace, the same favor, the same blessings that God wants to give us. Amen? That God wants us to enjoy. The same grace, the same favor, as long as nakakumit ta sa Ginoo sa insakto na pag-commit.
Insakto nga desisyon. Insakto nga pagpangalagad. Insakto nga servisyo. And the second one, waiting is preparing. Namabatanon, hulata si ikaw. Amen. Aron nga kamo mahimong kita. Amen. Masadaw. Hulaton. Unsa na ining waiting? Mo na ibininsa nga ikaw nangandam. Amen. Your ability to love may depend on your ability to wait. Now, money. Ang paghulat, hindi na magpasabot na nagsigi ka o panalagma. Panguyaman kanina ko, no pasindi ay. Panguyaman kanina ko, no pasindi ay. Ang imong ihulat, kinsay mo sugot? O sila pamingon niya, silik, 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 silik. And kulit, kulit, kulit. Dino na? Kung sa galingon nila na? Silik and kulit. Kung dagat ka kipagsaaran ba? Ang muso. Asay, ang sayo sa mulod, manguyab pa rin. Kaling tulubi, ang muso ko, ani. Mawala na, sayo lang ka. Tulo pa'y di panguyaban. Pagkaabahan. Lord, na, di na kayo pa si Lord, Lord. Tulo ko kung gino ko nagustuhan ba? Panguyaban ka na na ko ni Lord ba? Kaya magulat kung ginokin sa'yo mo sa rutinan eh. Kaya ay, hindi mo. Tulo ka buo. Ato pang pakapinan o patlong pa yun. Now, ang atong paghulat sa Bible mag-eksunan, those who wait upon the Lord. Amen? Now, how to wait upon the Lord? Ang paghulat niya sa Ginoo, meaning ang iyang will, ang iyang timetable, say with me, timetable. Ang iyang ultimate will ni God. So while waiting for your someone, you have to serve God. Cultivate your Christian walk. Cultivate your born again walk with God. As a being born again, you are born again Christian. Na tao na kapag-usap. You are new creature. Now, the ability to love may depend on your ability to wait. Kinsa na itong ihulat? Mao Dios. Amen? Hulato na to ang desisyon ni God. Sa daw? Hulaton ang desisyon sa Ginoo. So balik na sa tungiyon ka ganyan na Tagalog. Ang magpamadali, nagkakamali. Ang hindi magkatiis, mabubuntis. Ang hindi maghihintay, magiging sayo nga tatay. Yan na arabay word nga TNT. Kabalo mo ano yung saling TNT? Kasi na kabalo sa saling TNT? Ha? X? Smart? Ha? Kaling TNT, matang pa, ang meaning ani is takbo ng takbo o niya tago ng tago. Muna hindi din siya may tabo karon. Tingnan naman, hindi nakahulat, hindi nakatiis, ipangunahan ang Ginoo, Lord, basta hindi ka kahatag na ako, Lord, ako na lang yung Ginoo, ako, okay, ako na good name. Tuon man, nakauyab, di pang asawa. O sa'yo may tabo? O sa'yo ni Miles Monroe? The most lonely person here on earth is not those unmarried one, but those who are married, who been trapped by their own decision. Nga naman, kaya nagkulik and kulik and silik man, nanalagma man. Because they could not wait. Wala kahulat. Not the last one, standard must sit. Not your own standard, but God's standard. So we need God's standard. God's standard. Now, so my standard sa Ginoo. Of course, ang standard sa Ginoo sa imong partner naa sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay siya'y magpili. Amen? Siya ang maghatag. Siya ang mag-provide. Ang babae, gikan sa lalaki. Di-operahan si Adan. Hinumduman na ito, na di ay kinidiyan itong mayroong partner, masugot kang sa dili, imo na daan ng bukog. Imo ng unod. Amen? Asa gikan?
diri sa imong busok. So kung diri sa imong busok, dukol sa imong kasing-kasing. Amen? Pwede na yung sila nga, Pastor, ang asawa di ay Pastor ba? Igugmaong yung pagmayo, panggaong, diri di ay pasakita. Ito ba, pakansin? Pero yung mga ito, matahong babae, ihatag mo sa Ginoo sa inyong buso. Amen? Hallelujah. Pwede na mo mapatisod ka na tanaw. Gusto mo na kung lawasan. Amen? Ang lalaki mo, pwede mo mapatis. Pasingin mo na kung buso. Standard, masip. You are not ready to live with someone else until you can live with yourself. Ikaw, nanganti na ka nga kaya na nimong mupuhi. Di ba kayo nimong kaya, pakano nimong kaugalingon? Pastor, sasakita ka na, Pastor. Ay, kung sa'yo nga itong rason, okay raman, Pastor, maminyong kayo. Magmuso-muso raman, Pastor. Yung dumiing na magpuyo mo, din ilagay sa katukin. Amen, mga batanon! Yes! Nagaramdam ko sa akong amigo nga pastor, gisulayan sa kuyag mga babae. Pastor, kumabot ang panahon nga mag-disob na ta. Basta man ka. Ay, managsaging, basta kayo natin. At hibiyaan ay. Hibiyaan. Disob niya nga lati. Kung magkalisob na yung saging na kanon, bahalag na basta kayo labing. Dili na galing. Dali na na isulti, pero saging na galing yung ikaon, pamahaw saging, palito saging. Panyapon, saging daw na yun. Daw, saging na yun. Yan ang pakaigong pa niya. Kuno na daw. Gusto mo rin lang, labing na nyapon ta? O baka ka, saman, saman kung ganon. Saman, saman, napapaisagin ka. Nag-goal na po naman. O na yun, tumukuan na. Balani sa ating asin. Pwede lang ang asinan din na ito. Ay, ano? Pastor, roya sa mga... Sugot na na? Inanigyo ko, Pastor. Mga batanon, siguraduhan ninyo daan. Ang Diyos gamhanan, ang Diyos maluluyon, ang Diyos matirikan. Ayaw na nga. Anak ko, kaya inyo daw na ginigin mong minyo. Huwag sila pa sa rugungon, Pastor. Dagang yun mong anak, Pastor. Kaya, mama niya, gusto mo, Pastor, ang lami na mong pagkaon niya, kana naman yun sa gabi. Sino lang ka, na? Hindi na di mo pwede inyo ang tiyaw. Isama mo na makiksunay at tutoy mong tiyaw yung mga buwan mo. Ang samahan sa buwan niya, napas mo na yun sa puli ng banan. Kamu tidak lagi hatu? Nak sama apa nak dapat nak kahwin dia? Boleh baik kamu tidak kahwin dalam? Kamu tidak kahwin dalam? Baik kaya nak? Semua batanon gigumat dan tanan pakai sa Ginoo. Pilih gusto ang Ginoo nga mo na klase nga kahinta. Amen? Mana si God gi-provide nga daanang crops, mga livestock, and si God ni Adan, you can eat anything of these trees, of all the fruits of the crops, and all the fruits of the trees. You can eat anything. Mauna ang provision sa Ginoo. Amen? So ang sekreto ni I see with me, secret, is to cultivate your Christian walk. To bless your personal relationship with God with a genuine heart and compassion. Amen? Ito para pakang sila. Bakit ito naman ba? Kung di pa ka rin din, kaya di pa kakaya kanuha si kakabuhin si mong kagringon, ayaw na lang pag-alig-alig. Amen? Ayaw na pag-alig-alig. Hallelujah. Pangalagad sa Ginoo. Pangalagad sa Ginoo. Buhin mo ka sa Ginoo. You know what? I've been experienced one time sa akong experience during my pamalae. Hindi na kong kung sa ko rin ibuhin na ako sa itong asawa. And most likely, ano yung mga tao mutanaw sa itong outward appearance.
Na mga tao may mga, ang sabi mo ibuhin, pastor, pahinirin naman ka. Ang sabi mo ipakaon. Mga kaisunan, nagpabilin ko misali sa Ginoo. Ingon ko, hilak os Ginoo, Lord ko, Lord, i-prove nila Ginoo na imo kong anak. Bidungog na sa Ginoo. Amen? O tugar mi the glory, mga kaisunan, sa Kristus Ginoo, makakaon din mo. Katulos sa kanya. Makaisnak pa. Amen? Malay, grasa sa Ginoo. At ang brakpakan siya. Basic commitment which you commit to God for best and wonderful future ahead. Na mo na yung pinakakumon, pinaka-essential na to na commitment sa Ginoo, pinaka-gikinangla na to makaigsunan. First one is commitment of worship. Say with me, worship. The second one is commitment of prayer. And the third one is commitment to meditate the word. And the last one is commitment to give to God. Amen! Nababatanon ang pagsimba sa Diyos, it must be done in every single day. In all the time. Amen! Regardless of time, you can worship God. And mauna ang dapat nga lifestyle na to. Because the true act of worship is by offering your body. Amen? Holy and acceptable. Pleasing unto God. And that is an act of worship. Na monet, usa sa pinaka-essential na to, na commitment, ingon nga sekreto na to sa itong Christian walk is to live a heart of worship. What is worship? Is by offering your body. That is worship. Giving your body holy and acceptable before God. Romans chapter 12, verse 1. Amen. So, maunay mga butang na gikinanglan na to sa mga batakon. Gikinanglan, hinimba ka sa Diyos. Dili lang kay Matag Domingo, may ka nga, Lolo, nakasimba ba ya kunin mo? Tagaid po ko reward. Ang pagsimba sa Diyos, buhato ni mo sa tanang adlaw pa lang. By giving your life, surrendering your life, your soul, body, and spirit, that is an act of worship. And you make yourself as a sweet incense before God. By offering your soul, offering your body, offering your intellect, emotion, and anything that you have, commit unto God. That is an act of worship. Your gift of singing, that is an act of worship. Amen? So di kayo, may di ka mo kanta sa kalibutan, mga worldly nga kanta, hallelujah. O sa mga hilig niyo kanta sa kalibutan? Pusong ba to? Wala na 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 to, amen. Ika yung abay, wala na 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 to. An act of worship, you can sing unto God a new song. You can sing more praises, amen. Mga kanta na iya sa Diyos. Matag-adlaw. Now, prayer. Kinanglan ang matanon na agi prayer life. Amen. Na atay prayer life. Ayaw ismula ang prayer. Kaya ang prayer, mauni ang imong kondiyor sa Ginoo. Mauni imong konektor sa Ginoo. Mauni ang imong conversation sa Ginoo. Amen. Na kay pag-ampo. Tungod kay maunay ebidensya sa inyong relasyon. Sa inyong closeness with God. Call upon the name of the Lord. Blessed are those who call upon His name. For this shall not be put to shame. Dili sila maulawan because you call upon His name. Commitment to meditate the word. Bible. Amen. Pulong sa Ginoo. Dili ka ma-inspired sa pulong sa Diyos. Sige kag basa, damor ka ma-inspired. Kung mabasa nimo ang Proverbs 19, nainindot dili nga verse 8. Sa Proverbs 19, makaisunan. Hallelujah. Verse 22, I think. Napamino, kapit at tanong man. 18, verse 22. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. Magpaila ka na, nagipalalanginan ka sa Ginoo. Vice versa ni, dili lang kay ang laki na kakaplang asawa. Ikaw usap asawa, o asawa, kapodian, yan tipo.
makakaplag mo og bana, meaning nakakaplag mo maayong buta. Amen! Oh, matod ba? Matod pa rin, maokinig na mayinhan at kamukin pala naginan sa Ginoo. But, make sure na kanang asawa, kanang abana, gihatag sa Ginoo. Dili lang kay nalipat ka. Nag-iingon sa last chapter mga kaisunan, sa chapter 30 verse 31, sa Proverbs, na ang beauty sa tao is what? Sa iyo niya? Deceiving. Deceitful. The beauty of a woman is deceitful. As well as a man. Iba po na dikay siya. Diba? Say, ana ang pagbati sa mga guys karon. So, dili lang diya sa iyang beauty. Tan-awa ang iyang Christian walk. Amen! Commitment to give. Now, kini magkaisunan, kini paghatag. Kabalo ba ka na ang paghatag connected na sa imong future? Amen? So, tiyan sa mo sa akong sekreto. Sekreto. Yang people na ko, sa dress sa sekreto, sa dress, nasabta na ko ang giving. Nakita na ko ang connection sa giving. Time to time na ako'y kwarta, wala mga pitrabaho sa lahat, pero makakwarta man ko na ako mga pamilya. Mualukit dayon ko sa ang times. Are you with me? Ako ihatag sa akong pastor. Usay ako naging i-direct ni pastor sa mong pastor, which is Kavendiro, kaya manay ko ang buhay. Ako nang gilagstay. Time to time, pag na yung kwarta, makadawat ko, makiksunan, sit aside na ko. Huwag niyong ismulin ang giving. Amen? Kaya ang prinsipyo sa Bible, makiksunan, ablihan sa Diyos ang galhaan sa kalamitan. Amen. Ibubo sa Diyos ang managayaon ng panalangin. Ang pagbubo sa Diyos panalangin, di lang kay kwarta na yun. Pwede kang tagaan sa Ginoo o gigusanting mana. Amen. Pwede kang tagaan sa Ginoo o bana o asawa nga nainindot regular na trabaho. Muna makaisunan mo ako. You're giving the kukna of connection sa imong future. God will honor your seed. The more you give, your money in the eyes of God, it becomes a seed. If that certain seed sow in a good ground, amen? I tell you, that seed will bear much fruits. Amen! Sikreto niyo mo ba daw? Bangoy trabaho? Pero natuko nga makakwarta magiging mo. Give unto God. Be faithful in your giving. I tell you, that's guaranteed. O sana sa sekreto sa mga Kristohanan, do your best giving unto God. Makadawat ka anything, makadawat ka especially money, income ni mo, i-allocate ang iya sa Diyos na iya na sa Diyos. Give your tithes and offering. Amen? Dari sa iyong church, inspired mong muhatag sa iyo, Lord, I sum my seed. You know what? Giving also is an act of worship. And that is the evidence of your real love towards God. Amen? The measure of your giving is an indication how much you love God. Amen? Naigong mamagitas Ginoo? O naigong matas kwarta? Diha makita, diha ang measurement sa gugma. Are you with me? Naku naman ni pastor yung 100 points. Naku ba ng 100? Gumaya na. Pero panino ni mo, naku na na para ni mo, but because you love the Lord, what is 100 in the eyes of God? Amen? What is 100 in the eyes of God if somehow God will open up doors in heaven and God begin to do something miracle? He will create a divine connection somehow or someday. Padat-an ka sa Ginoo. Amen? Principal? Sapa? Teacher lang, pastor? Paniwag na ka? Negosyante? Amen? Or kaha, ikaw, makatupog kang negosyo? Amen? God will do amazing things. Na ay buhaton ang Ginoo na kay bulungan na panalangin kanina. Ganong buhaton na sa Ginoo na ay ground si Lord, ganong iyang buhaton niya. Kabalo ko sa prinsipyo sa Bible?
Katong wala nagpatirunan ang alagad niya, sir ba? Ang walay iyakwaan pa. Apan katong naaiya, dugangan pa. Amen? Pero nag-matter ni sa kondisyon sa atong kasing-kasing o sa atong pagtuo. Individually, mga batanon, hallelujah, kitang tanan, mubuhat ta sa atong the best na commitment, individually. Kung imong abay, imong kaawal, wa nagtarong, pagtarong. Kung saan na lang kamong diyo, wa nagtarong. Amen? Di kinanglan ikaw, masit ka as a pattern, as example, ingon nga ikaw mahimong inspiration nila doon sa kasaginoo pagpanalangin because you are faithful. Katong pagpapan, sir. Now, mga pagkano, mga kapulong, hindi na nabukas on, nahurot naman ang atong apply. Dinungduma na to na ang inyong pagkabatagong karon ang first dapat anin na gitinuha sa Diyos bitan kayo na kamo magamit sa Ginoo sa iyang purpose. Amen? Nasayod na si Lord kung sa'y para ni mo, kung sa'y suitable ni mo, kung sa'y best para ni mo. Establish your relationship. Cultivate your Christian walk. Manindog kang tanan mga kaysa. Now, hindi nga oras, disorte na ako ninyo kung sa'y yun yung inuod na paghibog na sa Diyos. Mabot ang panahon, mga minyo mo, tagaan mo partner sa Ginoo. Hinom dumi, na dili ko yung na may ingon ka, Ginoo, pwede ba iulit na ko niya itong partner? Siguro duha daan ang pagpili mo karon na dili ka matra. Now, karong urasa, let's recommit our hearts to God. I don't know kung nanadri na namoy mga relasyon na namoy kuya kung sa naging yung pagbuhat. But this very moment, muhimota o recommitment sa Ginoo. Mga ayot at pasaylo, kung nanamoy relasyon din rin, musit ka o standard sa Ginoo. Naman tayo mga kapakyasan, but right now, you can recommit to God, even your relationship. Na mahimong standard na. Hallelujah. Tungod kay ang partnership, lifetime ni mo na no, kauban, hantod ni mo balik ang Ginoo. Now begin to worship unto the Lord. Hallelujah. Nagsugod na ba ka o pagbati? Bati na ba ka kaibo? Apan ayaw na tagaig balyo sa pagkakaroon. Kinanglan pagbati ni mo iya sa Diyos. May gugma na ka sa Diyos. Labi na kung bata pa kay ka, di pa kaangay dapat makigrelasyon. Apan ang imong hunaon, karon hunahon nga pakigrelasyon ng Diyos. Na makultivate ni mo, i-assign ka sa Ginoo, ibutang ka sa Ginoo, sama nga ikaw ibutang sa Garden of Eden. Magpagamit ka, i-cultivate ni mo na imong talent. Mabot din ang mga adlaw na inukumha para ninyo. Tungod kay ingon si God, dili maayo na makinusara ang tao. Ayaw ka doon, itagaan ka si Ginoo of the best one na para ninyo. Come on, begin to worship unto God. Mga ipasaylo sa Diyos, may mga panahon na sayo kasi ng decision. Siguro karon na kayo iyab tulo ka buo. Karoon na kayo iyab dua ka buo. Hallelujah. Dapat mag-desisyon kang sakto. O, dili-dili, dula-dula ang pagbati. Dili-dula-dula ang pagigugma. Ang tinuod nga gugma, itong bitawa kong agape na tumisbutan. Maunang gugma sa Diyos. The love of God towards man and the love of man towards God. And that is the love of God. Oh, wonderful Jesus. Oh. Let's make a commitment to God. Na karon, gikan karon, doon na nga'y kalainan sa imong pagkabatan ko. Dili na kasama kagahapon. Lahi na ang imong standard karon.
Lahi na ang imong lifestyle karon. Imong siguraduhon ang imong maturity sa Ginoo, ang imong pundasyon sa Ginoo. Kay ang imong gitan-aw ang imong future. Siguro karon ka nga tungod kay nalipay ka makakita niya, ganahan ba ka makakita niya? Siguraduhon kung maoba na siya. Dili lang kay tungod kay naa kay gibati. Apan imong i-discern kung saan ang klase nga pagbati. Tang-awa kung mature ba sa Ginoo. Tang-awa kung naabagyod siya sa tinuod ng pag-alagad. Tungod kay dili pwedeng masipyat ang imong pagpili. Dili pwedeng masipyat ang imong desisyon. Na ang Dios mutabang kanimo. Pinagi sa imbalaan ng Espiritu. Muhatag wisdom kanimo. Muhatag sa direction kanimo. Sa pagdesisyon. Na mahimong sakto nga desisyon. Opa. Labaw sa tanan ang imong pagtahog sa imong ginikanan. Maminaw ka usab sa imong ginikanan. Maminaw ka usab sa tambag bisan sa imong pastor. Kung maalain ka kanunay diha sa paagi sa Dios, sultihan ko ikaw, dili ka gayon masipyat sa imong mga desisyon. Oh God, thank you, Lord Jesus. Shall we raise our hands? Uban ka na ko nilinga pag-ampo. This is a prayer of commitment that from today, you will commit once more your body, soul, and spirit in which you are willing to be used by the Lord in these last days. Establish your first love to God. Nothing more, nothing less. Love the Lord with all your heart, soul, with all your strength. Say with me, Lord Jesus, from today, I commit my soul, I commit my spirit, and I commit my body as a living sacrifice, holy and acceptable, as an act of worship. Lord Jesus, from today, I belong to you. I am your son. I am your child. From today, Lord Jesus, I will cultivate my Christian walk. I will serve you. I will love you more than anything else. Because you are my God. You are my Father. Who knew everything. Even all my very needs. You know all the details. My personal life. You know my mind. You know my heart. Lord Jesus, from today, I recommit my life unto you alone and forever. Come on, begin to worship. Give thanks unto the Lord. Hallelujah. Come on. Open your mouth. Say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kinsay na bless sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan na to si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, hindot ba ang mensahe? Hindot, no? Hallelujah. It preserve imong kaugalingon, no? Ita imong tapat. It preserve ang imong kaugalingon.
I-enjoy ang imong kagalingon. Diya sa presence ni Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so karon ang next na to nga kuan. Hallelujah. Napa no, napa. Lapatan na uman. So karon akong gi dunay duwa ka buok mag testimony about sa ila ang experience no. May mo na to nga sumbanan or kanang sample ba no sa mga babae sa mga lalaki. No, sumala sa gi-share kaganina ni pastor nga gi-design jud ta nga gi-atagan niya tag partner si Ginoo, but dunay right time, no? Dunay right place, dunay right person. So, pressure di mong kagalingon hangtod na right na sa mata si Ginoo. Okay, so praise the Lord, usahay sa mata nato. Api nato right na, no? Pero nindutong sa mata sa Ginoo right na. No? So, glory to God. Matugyo ni pastor, ayaw pagtanaw sa naong. No, kisigitan na adres sa naong. Yay. Tanaw sa naong, no? Ayaw pagtanaw sa naong. Kaya ang naong mausap. Oh, kanang kagwapa niya karon mukunot na. Oh. Oh. Di ba? Ang kagwapo niya. Mahanaw na. So, ang kagwapa o kagwapo, mapanas. Pero ang katong dunay tinuod niya relasyon sa Ginoo, mo ito'y pinakanindot. So, katong gwapo spiritually o gwapa spiritually, mo ito'y pangitaan. Amen? Pangitaan sa presensya sa Ginoo. Praise the Lord. So, karon akong yatag sa ang panahon sa mag-testimony. Na mag-testimony na ito karon is, kani siya, wife ni siya sa pastor. Okay? Praise God. Kinsay, andam na mamati. Kinsay excited? Hinay kayo inyong amen ba? Palak, mumalakpak o kusog sa Ginoo. I'm excited. Praise God. So at least ma-bless ta niya makakita, makatanaw ta ba sa ato ang unahan dito. Ah, no, na ay mga ways no nga ilang na experience sa diyang nangalagad sila sa Ginoo. Amen. Ako hatag panahon kang sister or pastora Jennifer D. Haujan. Praise the Lord. At palakpakan si Lord. Good afternoon. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise God. Ako yung appreciate si Pastor